Sol. Sa daandang aplikante, 10 lang ang kinuha. Wow! Alam mo, tinulungan ako ni Father Carlos na makapasok sa AM Foods. Oh, talaga? Mm. Nandun si Father Carlos? Oo, kasi nagkataong First Friday Mass kanina, kaya nandun siya. Oh. Kapag nagkita uli kami, magpapasalamat talaga ako sa kanya. Ay, kaya lang, alam mo, Daniel, nag-research ako tungkol sa AM Foods. Subsidiary pala siya ng kumpanyang pag-aari ni Arnaldo Montenegro. Ah, talaga? Mm-mm. Kaya, medyo nag-worry ako para sa'yo. Baka kasi magkasalubong ang landas niya ni Gabriel Montenegro. Baka pag initan ka lang sa trabaho, mapahama ka lang. Hindi naman siguro ako pababayaan ng Diyos, Ate Sol. Tsaka malaki naman ang AM Foods. Gagawin ko naman ang lahat para iwasan si Gabriel Montenegro. Basta palagi mong tatandaan, pag nandun ka na, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Mag-iingat ka palagi doon. Oo, Ate. Tatandaan ko yan. Labis mo naman akong pinag-alala. Salamat naman. At walang nangyaring masama sa iyo. Nasa na si Gabriel, Angelica. Gusto ko siyang makausap. Hindi po sumama sa akin si Gabriel. Alam, ako lang po ang pinapunta niyo rito. Oh. Hindi ka na babalik doon sa lalaki na iyon. Arnaldo, babawiin ko na si Angelica sa anak mo. Kung yan ang desisyon niyo, irerespeto ko. Ako na ang bahala sa anak ko. Ma, ayoko nang bumalik kay Gabriel. Oo. Impyerno ang buhay ko doon. Kahit anong gawin niyo, huwag niyo akong isusuko sa kanya. Oo, anak. Kahit na anong mangyari, hindi na kita ibabalik sa kanya. Ipaglalaban kita. Bisita po kayo? Father Carlos? Magandang hapon po. Daniel, mabuti naman. Bumisita ka rito sa simbahan ng Busubuso. Ano? Kumusta na ang job application mo? Natanggap po ako, Father. Katunayan nga po niyan, A4 requirements na po ako. At pinagsisimula na po ako sa susunod na Lunes. Ay, mabuti naman kung ganoon. Masaya ako para sa'yo. Pagbutihan mo ang trabaho mo, ha? Opo, opo. Pagbubutihan ko po. Hindi ko po kayo bibiguin, Father. Ay, siya nga po pala. Hmm. May dala po akong isang bilao ng biko. Kami po ni Ate Sol ang nagluto niyan. Salamat, iyo. Maliit na bagay lang po yan kumpara sa malaking... Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Asawa mo ko. Pero pagod na ako sa pang-abuso mo sa akin. Hindi ko na kaya, Gabriel. Hindi ako papayag, Angelica. Handa kong gawin lahat-lahat. Kuluhin ang buhay niyong mag-ina. Mabawi lang kita. Huwag mo nang ituloy ang balak mo. Dahil ngayon pa lang, kumakausap na kami ng abogado para makahingi kami ng restraining order sa korte laban sa'yo. Ano? Kapag napagbigyan ako ng korte, hindi ka na makakalapit sa akin kahit kailan. Ah, ganun. Mahayop kayo! Hindi ako papayag na gawin niyo sa akin ito. Kumanda kayo sa akin. Kayong lahat! Sisiguruhin ko sa inyo na gagawin ko talagang impyernong buhay niyo kapag hindi bumalik sa akin si Angelica! Naglabas
na ng restraining order ang korte laban sa'yo. Hindi ka na makalalapit pa sa iyong asawa. Wala man lang kayong ginawa para labanan ang reklamo nila sa akin. Totoo naman kasi. Papa, nagawa ko lamang yun kasi nagtataksin sa akin ang asawa ko. Kahit sinong lalaki, ganun din ang gagawin kapag nalaman nilang pinagtataksilan sila na kanilang asawa. Wala na tayong magagawa. Korte na ang nagdesisyon. Pero papa, ano kaya kung i-demanda ko rin si Angelica ng pangaliwa? Huwag mo nang gawin yan, Gabriel. Lalo lamang gugulo ang sitwasyon. Makakalagkad pa ang pangalan natin. Kaya lang naman magsasawalang kibu na lang ako. Ako itong nakagrabyado eh. Pero parang sa kanila pa kayo kumakampi. Hindi sa kinakampihan ko si Angelica. Pero nakikita ko ang pagkakamali mo. Nananakit ka ng babae. Hindi mo masasaktan, kundi sa nakangaliwa. Kapag tulad ng mukha nila, sila pang may ganang magsampa ng reklamo sa korte. Pes, nakakamali sila. Lalabanan ko sila. Hindi ako papayag na aapihin nila ako. Kung yan ang desisyon mo, bahala ka. You know what, pa? I'm so disappointed with you. Talagang mas pinahalagan mo at pinapanigan sila kaysa sa akin. Sige, okay lang. Kung wala akong kakampi, basta't itutuloy ko pa rin ang laban ko. Hindi ako papayag na hindi mabalik sa akin ang asawa ko. Walang restraining order ang makakapigil sa akin. Anong problema? Napapansin ko kanina pa kayo tahimik. Si Gabriel. Palagi ko nalang pinoproblema yung taong yan. Ayaw niya sundin ang restraining order na inilabas ng korte. Gusto niya talagang makulong. Huwag nating sukuan si Gabriel pa. Ngayon niya kailangan ng tulong natin. Huwag tayong sumuko sa pagbibigay ng payo sa kanya. Kahit ano pang ugali ni Gabriel, kapamilya pa rin natin siya. At ibigay natin sa kanyang nararapat na gabay na kailangan niya. Kailangan natin makumbinsi si Gabriel na sumunod sa inilabas ng korte. Nang sa ganon, hindi na makaladkad pa ang pangalan natin. Huwag po kayo mag-alala. Ako na pong kakausap sa kapatid ko. Kasi nga pala. Nabalitaan ko na tinulungan mo mapasok si Daniel Esplana sa ating subsidiary ng AM Foods. Naawa kasi ako dun sa tao. Napasama kasi siya sa mga natanggal sa restaurant chain ni Mr. Jamson. Mukha namang may potential si Daniel. Kaya akong naging backer niya nung nag-apply siya. Kung sa bagay, kilala kita. Hindi ka magpapasok sa kumpanya natin ang hindi deserving. Ewan ko ba pa kung bakit ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya para bang pilukso ng dugo sa aming dalawa. Hindi pa lumalabas yung DNA test na isinagawa natin sa lalaking yan. At kapag napatunayan natin na tama ang ating hinala, handa ko siyang tanggapin, Carlos. Pwede ba huwag niyo akong pigilan? Gusto kong makausap ang asawa ko! Anong kaguluhan ito, Gabriel? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Hindi mo ba nabasa yung restraining order na inilabas ng korte laban sa'yo? Wala akong pakialam sa restraining order na yan. Nandito ako para pawiin ang asawa ko! Ilang beses ko bang nasabihin sa'yo na hindi na babalik si Angelica? Subukan niyong gawin yan! Meron akong pangontra laban sa inyo. At ano naman ang gagawin mo? Kakasuhan kong anak niyo ng pangaliwa. May mga ebidensya ako na nangangaliwa sa akin si Angelica. Kapag hindi niyo ibinalik sa akin, sisirain kong reputasyon niya
Reputasyon niyong mag-iina. Hindi mo magagawa yan. Huwag niyo kong subukan, tita. Alam ko kung paano laruin ang mga baraha ko. Sinasabi ko sa inyo, pagsisisihan niyo talagang pagkalaban niyo sa akin. Sige! Gawin mo! Hindi kami natatakot ni Angelica. Pwede ba? Tama ng lahat ng ito. Ibalik niyo na lang sa akin ang asawa ko. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kapag hindi ka pa umalis, mapipilitan akong tumawag ng mga pulis. Sisiguruhin kong makukulong ka. Hindi ako takot makulong. At hindi rin ako takot na maging kriminal. Kaya, palayasin niyo na taong yan. Titiwan niyo ako. Hindi niyo ako kailang kalad ka rin. Hindi niyo. Sana, huwag mo na kaming guluhin, Gabriel. Hindi. Hayaan mo nang manahimik ang buhay namin magsina. Hindi, tita, hindi. Hindi ako titigil. Hanggat hindi bumabalik sa akin si Angelica. Isinusumpa ko. Hindi ko kayo titigilan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ma, tinututuwa nga ni Gabriel ang pagsasampa ng kaso labin sa akin. Ayon kay Attorney Gomez, mabigat daw ang ebidensyang adultery laban sa akin. Huwag kang matakot doon, Angelica. Lalabanan natin ang asawa mo. Natatakot ako, Mama. Kasi sabi pa sa akin ni Attorney, pwede raw ako makulong ng hanggang 6 na taon kapag napatunayan ng korte na nakikipagrelasyon ako sa ibang lalaki. Kasi naman, hindi mo ba talaga kayang kalimutan si Daniel? Yang pakikipagrelasyon mo sa lalaking yon ang magdudulot sa'yo ng mas malaking problema. Eh, anong gusto nyo? Hiwalayan ko si Daniel at babalik ako kay Gabriel? Mas gugustuhin ko nang makulong ako sa correctional kesa makulong sa asawa ko. Naitanong mo na ba kay Attorney Gomez kung ano yung mga hakbang ang dapat nating gawin para kontrahin ang demanda sa'yo ng asawa mo? Pinag-aaralan na yun ni Attorney Gomez. Sabi niya sa akin, tatawagan niya ako once na makaisip na siya ng solidong kontra-demanda laban kay Gabriel. Mamayta, may bisita po kayong naghihintay sa labas. Sino? Eh, si Sir Gabriel po. Gusto raw niya kayong makaus. Siyang palis yun eh, pero makulit po siya eh. Oh, sige. Kami nang bahala ni Angelica sa lalaking ito. Sige po, ma'am. Siguro sa mga oras na ito, nanginginig ng tumbong nyo sa isinampa kong kaso laban sa asawa ko. Ang sama mo talaga, Gabriel. Nagpunta ako dito hindi para makipagdaway. Nandito ako para magpakumbabang humiling sa'yo na bumalik na sa bahay at magsama na ulit tayo. Hindi ko na mababago pang desisyon ko. Tuloy ang restraining order. Handa kong iurong ang demanda ko laban sa'yo. Bumalik ka na lamang sa bahay natin. At magsimula tayong muli, Angelica. Sa totoo lang, ayokong saktan ka. Pero kasi nagagawa ko lang ngayon kapag nalalaman kong pinagtataksilan mo ko. Mahal kita, Angelica. At sobrang masakit sa akin na malamang may ibang mahal ang asawa ko. Gabriel. Pakiusap. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Handa akong magbagong buhay basta lang kasama kita. Ano, Angelica, huwag mo sabihin sa akin na maniniwala ka pa sa sinasabi ng lalaking ito. Sige. Mabalik na ako sa'yo. Oh, Angelica naman! Mom, please, let me decide para sa kinabukasan ko. Gabriel, handa akong bumalik sa'yo at maging asawa mo ulit. Talaga? Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Hindi mo na ako sasaktan at magmamalupitan ulit. Oo. At yung urong mo na yung demanda mo laban sa akin. Sige, lahat gagawin ko. Magbabagong buhay ulit ako para sa'yo. Ma, babalik na ako kay Gabriel. Para matapos na itong gulo. Ano? Ka na. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Yes, ma. Kung gano'n, mag-impake ka na ulit. At uuwi na tayong dalawa sa ating bahay.
'yon naging desisyon ni Angelica na balikan ang kanyang asawa.